Paano kung bigyan ka ng pagkakataon na magbantay ng isang malaking bahay kapalit ng malaking halaga ng pera? Papayag ka ba? Sa panahon ngayon ay mahalaga ang kumita ng pera sa kahit na anong marangal at legal na paraan. Kaya karamihan sa atin kapag may ganitong pagkakataon ay agad nilang susunggaban. Pero paano kung ang iyong bahay na babantayan ay binabalot ng misteryo at kababalaghan? Sapat nga ba ang malaking halaga ng pera kung kaligtasan at katinuan mo naman ang nakataya? Dear Papa Dudut, good day sa iyo Papa Dudut. Una pa lamang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo sa pagkakataon na mag-share ako sa mga listeners mo ng kwento ng kababalaghan na personal kong na-experience nung ako ay dalaga pa. Itago mo ko sa pangalang Lanie. Noong dalaga pa ako ay isang kasambahay sa mayamang pamilya ang nanay ko. Minsan ako nakapunta sa bahay ng pamilya na yon at talagang nalula ako sa sobrang laki. Parang pansyon na nga na matatawag yon, Papa Dudut. Tinawag ko pa nga yung Big White House kasi kulay puti ang pintura noon sa labas at sa loob. Kahit sa gate nila ay malaki na white din ang kulay. Pinangarap ko na rin na magkaroon ng ganong klase ng bahay. Kahit na alam ko na parang imposibleng mangyari yon. Kasi hindi naman kami mayaman. Wala namang masama sa mga harap. Bukod kay nanay ay meron pa siyang kasamang dalawang kasambahay. Tatlo sila doon at hindi ko nga alam kung paano nagagawang linisin ng tatlong tao ang ganong kalaking bahay. Two-story house yon, tapos ay meron ding swimming pool sa gilid. Ang sabi ko pa nga noon kay nanay, baka pwedeng doon na lamang ako magtrabaho bilang kasambahay. Para kunwari ay doon ako nakatira. Pero ang sabi ni nanay ay hindi ganoon ang pangarap niya sa akin. Nagkatrabaho daw sila ni tatay para makapagtapos kaming magkakapatid ng college at makakuha ng magandang trabaho. Ang sabi ko naman ay walang masama sa pagiging kasambahay kasi marangal naman yon. Ilang taon nang kasambahay si nanay sa pamilya na yon. At siya mismo ang nagsabi sa akin na mabait ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Kahit daw sobrang yaman ng mga ito ay marunong pa rin na makisama at makipagkapwa tao sa mahihirap na kagaya namin. Totoo ang sinabi ni nanay kasi hindi siya tatagal ng ganun kung masama ang ugali ng pamilya na yon, Papa Dudut. Kapag nga merong handaan sa bahay na yon ay nakakapag-uwi pa sa amin si nanay ng pagkain. Kaya nakakakain kaming magkakapatid ng pagkain ng mayayaman. Tuwang-tuwa kami kapag ganon kung minsan ay sinasama rin si nanay kapag may pupuntahan ng pamilya na yon. Kaya nakakapag-travel din siya. Kaya masasabi ko na maswerte ang nanay ko at sa pamilyang yon, siya napunta. 16 years old ako nang matapos ko ang high school. Hindi ko pa alam ng time na yon kung makapagpapatuloy pa ba ako ng college kasi hindi pa namin napag-uusapan. Panganay nga pala ako sa apat na magkakapatid, Papa Dudut. At dahil sa ako ang pinakamatanda ay nasanay na ako sa gawaing bahay. Marunong na rin akong magluto sa edad ko na yon na mga simpleng ulam. Bata pa lamang kasi ako ay tinuruan na ako ng nanay ko. Baka raw kasi dumating ang time na kailangan ko mag-isa para hindi ako mahirapan kasi marunong na ako sa bahay kahit papaano. Tuwing ikalawang linggo ay umuwi sa bahay si nanay. Yon ang pinakapahinga niya sa kanyang trabaho. Kapag nasa bahay si nanay ay hindi na namin siya pinapagawa ng mga gawaing bahay dahil alam namin na pagod na siya sa pagtatrabaho. Kaming magkakapatid ang nagtutulong-tulong lalo na sa paglalaba. Isang araw ng linggo ay napansin ko na masaya si nanay na umuwi sa amin. Yun pala ay isasama siya ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan sa pagbabakasyon sa Japan. Sa susunod na buwan na ang alis nila, Papa Dudut. Libre daw lahat at 1 week sila doon. Napakasaya ni nanay kasi yon ang unang beses na makakalabas siya ng bansa. Dati kasi ay sa mga magulang lang dito sa Pilipinas siya isinasama. Pero sa pagkakataon na yon ay sa ibang bansa na.
Masaya ako para sa nanay ko kasi bihirang pagkakataon yon. Kung kami kasi ay hindi namin kayang ipunta si nanay sa ganung lugar dahil wala kaming panggastos. Marami kaming bagay na kailangan na unahin kesa ang magbakasyon. Sa muling pagbabalik ni nanay sa bahay ay kinausap niya ako para sa isang importanteng bagay. Lani, meron sana akong ipapakiusap sa iyo. Baka pwedeng ikaw muna ang magbantay sa bahay ng amo ko kasi lahat kami ay kasama maliban sa nanay ni sir. Wala kang gagawin kundi ang bantayan ng bahay at si Lola Mercedes, ang sabi ni nanay sa akin. Bakit po ako? Lahat po ba ng kasambahay ay kasama? Tanong ko. Dalawa lang kami, yung isa ay nasa probinsya at namatay ang tatay niya. Kailangan ay dalawa kaming kasama na kasambahay kasi kasama yung tatay ni sir. Matanda na yung kaya dapat ay meron pa rin na mag-aalaga sa kanya sa Japan, ang sabi ni nanay. Bakit po hindi kasama yung matandang babae o sisa ko? Hindi na niya kayang bumiyahin ng ganung kalayo, lalamigin lang yun sa Japan. Saka mahina talaga ang katawan niya, sagot pa ni nanay. Ayon pa kay nanay ay ayaw kumuha ng amo niya ng ibang tao at mahirap na raw. Marami raw hindi mapagkakatiwalaan sa panahon na yon. Kaya si nanay ang kinausap at baka meron siyang maire-rekomenda. Kaya ko naman daw ang magiging trabaho ko sa bahay na yon sa loob ng isang linggo. Kahit magwalis-walis at magpunas lamang ako. Hindi naman daw pasukin ng alikabok ang bahay. Tapos ay tutulungan ko lang damaligo si Lola Mercedes, magpapainom ng gamot at magpapakain. Mabait naman daw ang matanda kaya hindi ako mahihirapan. Hindi naman daw yon i-offer ni nanay sa akin kung alam niya na hindi ko kaya. Malaki rin ang ibabayad sa akin at pwede ko raw yung ipandagdag para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Nang malaman ko kung magkano ang magiging sahod ko sa loob ng 1 week ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Natanggapin yon, Papa Dudut. Tama kasi si nanay. Pwede ko talaga yung gamitin na pandagdag sa aking pag-aaral. Baka nga raw bigyan pa ako ng bonus kapag naging maganda ang trabaho ko. Kaya husayan ko raw, Papa Dudut. Isang linggo bago dumating ang araw ng pag-alis ni nanay ay pinapunta nila ako sa Big White House para ituro sa akin ng personal ang mga dapat kong gawin. Formal din akong pinakilala ni nanay sa mag-asawang amo niya at naramdaman kong mababait talaga silang tao. Hindi ko na problema ang pagkain kasi maraming stock ng pagkain doon. Kagaya ng sinabi ni nanay ay aalagaan ko lamang si Lola Mercedes at maglilinis ng bahay kahit papaano. Pwede kong gamitin ang lahat ng gamit doon basta huwag ko lang sisirain. Kahit ang maligo sa pool ay pwede rin. Isipin ko raw na nasa isang bakasyon ako habang nagtatrabaho. Ipinakilala rin ako kay Lola Mercedes. Nasa ibaba ang kwarto niya at nakaupo siya sa wheelchair nang pumasok kami doon. Magiliw si Lola Mercedes at agad niya akong initian. Kahit kasi sinasabi ni nanay na mabait si Lola ay inisip ko pa rin na masungit siya at palaging nakasimangot. Pero hindi pala. Naging palagay tuloy kaagad ang loob ko sa kanya. Mama? Siya si Lani. Siya ang magbabantay sa iyo habang nasa Japan. Anak po siya ni Lourdes, ang tura ng among lalaki ni nanay. Hello Lani, huwag kang mag-alala at hindi kita papahirapan, ang sabi sa akin ni Lola Mercedes sabay ngiti. Sinabi rin sa akin ang mga gamot at kailangang inumin ni Lola Mercedes pati ang oras ng pag-inom ng mga yon. Pati oras ng pagkain nito ay pinaalam din sa akin at ang pagkain na bawal para sa matanda. Isinulat ko yon sa papel para hindi ko makalimutan. Kinakabahan ako sa magiging trabaho ko sa loob ng isang linggo. Pero inisip ko na lamang ang perang kikitain ko, Papa Dudut. Bihirang ganong pagkakataon kaya dapat ay i-grab ko na kaagad. Sa araw ng pag-alis ni nanay ay nandun ako sa bahay ng mga amo niya. Mahigpit nilang ibinilin sa akin na siguraduhin nakalock ang gate at lahat ng pinto bago ako matulog. Wala raw silang inaasahan na bisita kaya huwag ako magpapapasok ng ibang tao.
Sa huli ay muli nilang ibinilin si Lola Mercedes sa akin. Huwag ko raw pababayaan ang matanda at kung magsungit ay pagpasensyahan ko na lamang dahil nga sa matanda na. Tuwing umaga raw bago mag-almusal si Lola Mercedes ay ilabas ko at paarawan sa harapan ng bahay kahit na kalahating oras. Hayaan ko raw na maglakad-lakad para ma-exercise. Binigyan din nila ako ng budget para kung sakali na may kailangan akong bilhin ay hindi ko na problema ang pera. Nagpaalam na sila sa akin at umalis na sila. Medyo nalungkot ako kasi malalayo si nanay for 1 week pero masaya pa rin ako para sa kanya kasi makakapunta siya sa ibang bansa. Alam ko na habang buhay niya yung babaunin sa kanyang alaala. Tanghali sila umalis kaya agad na ako nagluto ng pagkain ni Lola Mercedes. Pagkatapos kong magluto ay dinalhan ko na ng pagkain si Lola sa kwarto niya at pinakain. Makwento si Lola Mercedes. Sa kanya ko nalaman na mahirap din pala ang buhay nila noon. Kung minsan nga raw ay isang beses lamang sila kumakain sa loob ng isang araw. Naging masikap lang daw ang mga magulang niya kaya unti-unti silang umangat sa buhay. Importante ang edukasyon sa isang tao. Abang bata ka pa at pinag-aaral ka ay mag-aaral ka. Yan ang bagay na hindi mananakaw sa iyo. Huwag ka rin muna mag-aasawa. Magpayaman ka muna at ang lalaki ang lalapit sa iyo kapag matagumpay ka na. Bilog ang mundo, hindi habang buhay ay nasa ibaba ka. Kaya magsumikap ka sa buhay. Paalala pa sa akin ni Lola Mercedes. Salamat po sa payo ninyo. Hayaan niyo po at mag-aaral ako, gagalingan ko po. Kaya nga po sobrang pasalamat ko kasi ako ang nakuha na magbabantay dito sa bahay ninyo. Malaking bagay po para sa pag-aaral ko ang kikitain ko dito. Turan ko naman. Sa naging pag-uusap namin ni Lola Mercedes ay napatunayan kong mabait talaga siya, Papa Dudut. Ang sabi ko pa sa sarili ko ay hindi ako mahihirapan sa kanya. Pagkatapos ko siyang pakainin ay pinainom ko na siya ng gamot. Ang sabi sa akin ni Lola ay okay na siya at maya-maya ay matutulog na siya. Nagsisiesta kasi siya, pwede na raw akong magpahinga o kung may iba pa akong gagawin ay gawin ko na. Iniwanan ko na si Lola sa kwarto niya at naglinis ako ng kaunti at kumain na rin. Nanood ako ng TV sa sala at nang magsawa ay lumabas ako. Nang makita ko ang swimming pool ay natukso ako na maglangoy. Dahil sa pinayagan naman ako ng amo ni nanay na gamitin ang pool ay naisipan ko na maglangoy doon. Nagpalit ako ng panligo at sinilip ko rin muna si Lola Mercedes sa kwarto niya para makasigurado ako na ayos lamang siya. Natutulog si Lola kaya nagpatuloy na ako sa paglangoy sa pool. Talagang gusto kong sulitin ang pool kasi bihira ako makapaglangoy sa ganon. Kapag meron lang na family outing tapos isang beses lang yon sa loob pa ng isang taon. Minsan nga ay wala pa. Naisip ko na napakaswerte ng mga taong nakatira doon, Papa Dudut. Biruin mo, kahit araw-araw ay pwede silang maglangoy sa swimming pool nang walang binabayaran. Kaya inalala ko yung sinabi sa akin ni Lola Mercedes na magsumikap ako sa buhay. Kapag yumaman ako, ay magpapagawa din ako ng swimming pool kagaya noon. Basta ang kailangan ko lang gawin habang bata pa ako ay mag-aral at magsumikap sa buhay. Hindi ko dapat isipin na hadlang ang kahirapan para maabot ko ang mga pangarap ko. Dapat kong gawing inspirasyon ang pagiging mahirap ng pamilya ko para mas lalo kong galingan at naniniwala ko na kapag ginawa ko yon ay makakaahon din kami sa hirap ng aking pamilya. Sobra akong nag-enjoy sa paglangoy, Papa Dudut. Hindi ko na nga namalayan ang paglipas ng oras. Abang naka-float ako sa tubig ay nakita ko si Lola Mercedes sa gilid ng pool. Nagulat ako kasi hindi ko inaasahan nandun siya at ang akala ko ay natutulog pa siya. Nang makita ko si Lola ay tumalikod siya at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Umahon na ako at tinapos na ang paglalangoy ko sa pool. Nag-alala din ako kay Lola Mercedes kasi tumayo siya nang mag-isa. Kapag natumba siya at may nangyaring hindi maganda sa kanya ay panigurado ako na masisisi ako na nagbabantay sa kanya. Binalot ko ang sarili ko ng tuwalya at sinundan ko si Lola Mercedes
sa loob ng bahay pero hindi ko siya nakita. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya at nandun siya natutulog pa rin. Natawa ako kasi mukhang pinaprank ako ni Lola. Imposible naman, nakakapasok pa lamang niya ay tulog na kaagad siya. Inisip ko na nagtutulog-tulugan lamang si Lola Mercedes. Iniwan ko siya saglit, mabilis akong nagbanlaw at nagpalit ng damit. Pagkabalik ko sa kwarto, nang matanda ay gising na siya at nakaupo siya sa wheelchair niya. Lanie, anong merienda natin? Nagugutom ako, ang sabi ni Lola Mercedes. Sandali po at titingin ako sa kusina pero ikaw Lola ha, mabiro ka rin, nakangiti kong sabi. Paanong mabiro? Nagtataka niyang tanong. Sus, kunwari wala pa pong alam. Sige po, titingin lang po ako sa kusina ng merienda. Saan niyo po pala gustong kumain? Dito na o sa dining area? Tanong ko pa. Nag-request si Lola Mercedes na doon na lamang sa may harapan ng bahay siya kakain dahil mas presko daw doon. Nais niya raw na makasagap ng sariwang hangin. May nakita akong mocha cake sa ref at kumuha ako ng 2 slices para tig-isa kami ni Lola. Kumuha na rin ako ng orange juice at dinala ang mga yon sa lamesa na nasa harap ng malaking bahay. Gamit ang wheelchair ay dinala ko roon si Lola Mercedes. Habang kumakain ay panay ang pagsasalita ni Lola. Ikinuwento niya ulit sa akin yung mga naikwento niya sa akin. Alam ko na kapag matanda na ay nagiging makakalimuti na. Akala yata ni Lola Mercedes ay hindi pa niya naikwento sa akin ang mga ikinuwento niya habang nagme-merienda kaming dalawa. Pero naaaliw ako habang nakikinig sa kanya kasi meron pa siyang action. Saka hindi nakakasawa yung mga kwento niya. Mas okay na rin yun kesa sa wala akong kausap at kasama sa napakalaking bahay na yon. Sa gitna ng pagkukwento ni Lola Mercedes ay tumigil siya at tumingin siya sa kung saan. Sinundan ko ang tinitingnan niya at nakatingin siya sa isa sa mga bintana sa second floor ng bahay nila. Pinanood ko lamang siya at maya-maya ay bigla siyang ngumiti at kumaway na parang meron siyang taong nakikita sa bintana. Nagtaka ako kasi wala namang ibang tao sa bahay, kundi kaming dalawa lamang. Isa pa ay wala akong nakikitang tao sa bintana. Sino pong kinakawayan ninyo, Lola? Ang nagtataka kong tanong. Sumenya siya sa akin na pinatahimik niya ako. Inilagay niya ang hintuturo niya sa tapat ng kanyang bibig. Secret. Hindi mo pwedeng malaman, baka magalit siya. Ang sabi ni Lola sabay tawa ng mahina. Inisip ko na baka kagaya ng mga bata ay merong imaginary friend si Lola Mercedes. Baka kapag matanda na ay ganon talaga. Kaya hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang ginawa niya. Para mas mabantayan ko si Lola Mercedes ay sa kwarto na rin niya ako natulog. Naglatag na lamang ako ng kutsyon sa sahig sa tabi ng kama niya. Yun din kasi ang sabi ng anak niya kasi kung minsan ay kailangan gumamit ni Lola ng banyo sa gitna ng gabi. Kailangan ito ng mag-aalalay at baka madula sa CR. Bago kami matulog ni Lola ay pinainom ko muna siya ng gamot niya. Nang tulog na siya ay pinatay ko na ang ilaw sa kwarto at humiga na rin ako para matulog. Hindi pa man ako nakakapikit ay may kakaiba na akong naramdaman. Kinikilabutan ako sa dahilan na hindi ko alam. Hindi ako dalawin ng anto kasi pakaramdam ko ay merong ibang tao kaming kasama ni Lola Mercedes sa kwarto. Para kasing may naririnig ako naglalakad, pero sobrang hina. Yung naglalakad na ikinikiskis ang tsinelas sa sahig. Ganun ang tunog na manaka-naka ay naririnig ko. Nawawala tapos maya-maya ay maririnig ko ulit. Hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Bumangon ako para buksan ang ilaw pero wala akong nakita na maaaring pagmulan ng aking naririnig. Hindi kasi yon sa labas ng kwarto nang gagaling kundi sa loob mismo. Pinatay ko ulit ang ilaw at humiga ako. Nagawa ko namang makatulog ng kaunting minuto pero nagising din ako dahil sa ginising ako ni Lola Mercedes. Ang sabi niya ay pupunta raw siya ng banyo para umihi. Sinamahan ko siya hanggang sa loob. Nang nakaupo na sa trono si Lola ay nagtaka ko nang bigla siyang tumawa ng mahina.
Tapos nagsasalita siya na parang may kausap siya na nasa harapan niya. Mabait siya, huwag mo siyang sasaktan. Oo, maniwala ka sa akin, ang tura ni Lola. Lola, sino pong kausap ninyo? Tanong ko sa kanya. Sumenyas ulit siya sa akin na pinapatahimik niya ako sabay tawa ng mahina. Hindi na ako nag-usisa pa pero nagkaroon ako ng takot. Naisip ko kasi na baka merong nakikita talaga si Lola na hindi ko nakikita. Baka hindi simpleng imaginary friend lamang yon o dala ng katandaan. Habang inaalalayan ko si Lola Mercedes pabalik sa kwarto ay patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Gusto ko sana siyang tanungin ulit kung sino ang kausap niya. Pero baka patahimikin niya ulit ako. Wala rin naman akong makukuhang sagot sa kanya. Second day ko na sa bahay na yon, Papa Dudut, at unang beses na nagluto ako ng almusal. Inagahan ko ang gising para makapagdilig muna ako ng mga halaman sa paligid. Isa rin kasi yon sa dapat kong gawin at saka ako nagluto. Maaga kasing iinom ng gamot si Lola Mercedes kaya dapat ay maaga rin akong makakain ng almusal. Sakto na pagkatapos kong magluto ay gising na si Lola. Lumabas muna kami at pinaglakad-lakad ko siya sa harapan ng bahay. Sa may dining area ay pinili ni Lola na kumain. Tinabihan ko siya para maalalayan ko siya sa pagkain. Ilan kayong magkakapatid, Lani? Tanong ni Lola sa gitna ng aming pagkain. Apat po kaming magkakapatid. Ako po ang panganay. Kayo po, Lola. May mga kapatid ka po ba? Pagbabalik ko ng tanong. Tatlo kaming magkakapatid. Ako lang ang buhay sa amin. Matagal na silang patay, panganay ako pero meron akong kakambal. Sagot ni Lola Mercedes. Itatanong ko sana sa kanya kung ano ang kinamatay ng mga kapatid niya pero nang makita ko na naluluha na si Lola ay hindi ko na tinuloy pa. Alam ko na kahit matagal nang namatay, ang mga kapatid niya ay masakit pa rin yon sa kanya. Nagsisituloy ako bigla kung bakit ko binalik sa kanya yung tanong niya sa akin. Naalala patuloy niya ang mga namayapa niyang kapatid, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay iniba ko na lamang ang usapan. Tinanong ko sa kanya kung anong klase ba siyang estudyante noong high school siya. Masaya akong sinagot ni Lola Mercedes. Ang sabi niya ay sutil daw siya noon. Tumatakas daw siya sa klase para maligo sa dagat o kaya ay umakyat sa punong mangga na nasa likod ng kanilang eskwelahan. Nagtuloy-tuloy na ang pagkikwento niya hanggang sa maisingit niya. Ang kanyang kakambal ng pangalan ay Milagros. Talagang malapit daw sila sa isa't isa. Maraming araw tao ang nalilito sa kanilang dalawa dahil magkamukha talaga silang dalawa. Marami raw silang kalokohan noong kabataan nila. Yun nga lang, nauna na siya sa akin, Lani. Nagkasakit kasi siya. Siguro dahil sa matanda na siya ay bumigay na ang kanyang katawan. Kaya ikaw ha, mahalin mo ang mga kapatid mo. Masakit mawala ng kapatid ang tura ni Lola Mercedes. Yan naman po talagang ginagawa ko. Magsusumika po ako sa buhay para sa kanila at sa mga magulang namin, sambit ko. Bago pa muling malungkot si Lola Mercedes ay sinabi ko sa kanya na tapusin na namin ang pagkain para makainom na siya ng gamot. Pagkatapos ay magkasama kaming nanood ng romantic movie sa TV sa may sala. Nang matapos ang pelikula ay nagpahatid na siya sa akin sa kwarto niya. Magpapahinga raw muna siya. Pinalabas na rin ako ni Lola dahil baka raw meron pa akong gagawin. Naglinis ulit ako ng kaunti pagkatapos ay nakaramdam ako ng pagkaantok. Kaya humiga muna ako sa may sofa para umidlip. Medyo napasarap ang idlip ko at isang oras na lamang ay kailangan ng kumain ni Lola Mercedes. Pagbukas ko ng aking mata ay nakita ko si Lola na nakatayo sa may pinto papunta sa kusina. Nakatalikod siya sa akin. Nagtaka ko kasi ang bilis niyang maglakad, gayong mabagal siyang maglakad talaga. Tinawag ko siya pero hindi niya ako pinansin. Pagdating ko sa kusina ay wala doon si Lola. Tsinek ko ang CR pero wala din doon si Lola. Tinignan ko rin ang back door at baka lumabas siya pero kahit doon ay wala rin siya, Papa Dudut. Kinabahan na ako kasi baka sa kung saan siya nagpunta.
Pero nang lalabas na ako ay narinig ko ang pagtawag ni Lola Mercedes mula sa kanyang kwarto. Naguguluhan na ako kasi sa pagkakalam ko ay nasa kusina siya. Tapos biglang nasa kwarto na siya kaagad. Nagpatulong si Lola na magpunta sa banyo, pagkatapos ay inihatid ko ulit siya sa kanyang kwarto at nais niya raw mahiga ulit. Gusto ko sana siyang tanungin kung lumabas ba siya ng kwarto o nagpunta sa kusina, pero kailangan ko lang magmadali na magluto. Dapat kasi ay nasa oras ang pagkain at pag-inom ng gamot ni Lola. Habang nagluluto ako ay lutang ako o papadudot. Iniisip ko kasi yung nangyari dahil dalawang beses ko na yun na experience. Yung nakita ko si Lola Mercedes na mabilis na naglalakad, tapos bigla siyang nawawala. Hindi ko natuloy alam kung pinaglalaruan ba ako ng kung sino o baka sadyang pagod lamang ako. After naming magtanghalian ni Lola Mercedes ay pinaliguan ko na siya. Habang kinukuskus ko ang likod niya ay doon ko naisipan na magtanong, papadudot. Lola, kanina ba ay lumabas ka sa kwarto mo? Nakita kasi kita sa kusina, ang bilis mo pang maglakad. Ine-etchos mo lang yata kami na mabagal kang maglakad eh, pabiru kong tanong. Eh bakit naman ako lalabas ng kwarto ko? Kung gusto kong lumabas ay tatawagin kita. Hindi ako naglalakad dito sa bahay nang walang umaalalay sa akin at madali akong mabuwal, sagot niya. Pero nakita talaga kita kanina, Lola. Sino naman yun kung hindi ikaw? Tanong ko pa. Baka yung kakambal ko. Pero huwag kang mag-alala kasi sinabi ko sa kanya na mabait ka at huwag kang sasaktan, ang sabi ni Lola Mercedes, at tumawa pa siya ng mahina. Lola naman, huwag ka namang manakot, sambit ko. Aba, at bakit ka matatakot sa patay? Mas matakot ka sa buhay dahil sila ang may pwedeng gawing masama sa'yo, ang wika ni Lola Mercedes. Sa narinig ko na yon ay talagang kinilabutan ako, papadudot. Naniniwala kasi ako sa multo, kaya naisip ko na baka nga ang nakita ko ay ang kaluluwa ng kakambal ni Lola Mercedes. Imbis tuloy na mag-enjoy ako sa trabaho ko roon ay nagkaroon ako ng takot. Ewan ko ba kung bakit nagpapakita sa akin ang kakambal ni Lola gayong wala akong koneksyon sa pamilya niya. Isa pa ay sigurado ako na hindi yon nakikita ni nanay, dahil kung nakikita niya yon ay hindi niya ako pagtatrabahuhin sa bahay ng mga amo niya. Hindi niya ako ilalagay sa isang lugar na alam niya na pwedeng may masamang mangyari sa akin. Kahit pangalawang araw ko pa lamang sa pagbabantay sa bahay at kay Lola Mercedes ay parang gusto ko nang umayaw at umuwi sa aming bahay dahil natatakot na ako. Hindi man ako sigurado kung totoo na ang namatay na kakambal ni Lola Mercedes ang nakita ko, ay hindi pa rin noon maalis sa isipan ko na meron talagang multo sa malaking bahay na yon. Na-survive ko ang pangatlo at pang-apat na araw ko sa bahay na yon nang walang nangyayaring kababalaghan, papadudot. Panay na rin ang dasal ko na sana ay wala nang ganon kasi baka talagang umuwi na ako sa amin. Hindi naman ako makatawag kay nanay kasi wala siyang cellphone. Wala rin akong cellphone ang panahon na yon. May telepono sa bahay pero hindi ko alam ang number ng mga amo ni nanay. Pero syempre joke lang yung uuwi ako kapag tinablan ako ng sobrang takot. Hindi ko maaring pabayaan at iwanan si Lola Mercedes ng mag-isa. Kawawa siya at hindi yon kaya ng aking konsensya. Sa ikalimang araw ko ay medyo nahimasmasan ako dahil sa magkasunod na dalawang araw na wala akong na-experience na nakakatakot at hindi maipaliwanag. Hiling ko pa noon na sana hanggang sa matapos ako sa pagtatrabaho roon ay wala na. Ngunit sadyang hindi pa rin pala tapos ang kababalaghan na may experience ko sa bahay na yon, papadudot. Parang ipinahinga lamang ako ng ilang araw at itinodo na yon sa natitirang araw ko sa pagtatrabaho doon. Hapon noon at abala ko sa pagluluto sa kusina. Wala naman sa kusina ay natatanaw ko ang pinto ng kwarto ni Lola Mercedes. Kaya kung sakali na lumabas siya ay makikita ko siya. Naghihiwa ako ng gulay nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lola at nakita ko siyang lumabas at naglakad siya palabas ng bahay. Dahil sa pangamba ko na baka makalabas siya ng gate ay iniwanan ko muna ang ginagawa ko para habulin siya. Palabas na ako ng kusina ay nakalabas na ng main door si Lola Mercedes at sinarado pa niya ang pinto. Mas lalo ako nagmadali
Pagbukas ko ng main door ay hindi ko nakita si Lola Mercedes. Ang naisip ko ay baka pinaglalaruan na naman ako ng imahinasyon ko. Kaya pumunta ako sa kwarto niya pero wala din siya doon. Kahit sa banyo ay wala rin siya. Doon na talaga ako kinabahan ng husto nang ma-realize ko na si Lola Mercedes talaga yung nakita kong lumabas ng bahay. Inikot ko ang buong kabahayan at maging ang buong bakuran pero hindi ko nakita ang matanda Papa Dudut. Papadilim na nang inumpisahan kong hanapin si Lola Mercedes sa labas ng bahay. Nagtanong-tanong ako sa mga tao na nasa labas at maging sa ibang bahay kung nakita ba nila si Lola pero lahat sila ay iisang sagot. Hindi nila nakita si Lola Mercedes. Pumunta rin ako sa guardhouse para magpatulong sa guard na naroon sa paghahanap kay Lola. Kilala nila si Lola Mercedes kaya agad niya akong tinulungan. Nakiusap muna siya sa isa pang guard na eto muna magbantay sa guardhouse. Saan mo ba huling nakita si Lola? Tanong sa akin ng guard. Kanina lang po. Lumabas siya ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Ang bilis niya kasi maglakad. Kaya hindi ko na siya naabutan. Paglabas ko ng bahay ay wala na siya. Ang naiiyak kong wika. Hindi ko naman siya nakitang lumabas kaya sigurado ko na nandito pa siya sa loob ng subdivision. Aniya. Hindi po kaya nakidnap na si Lola Mercedes? Tanong ko. Imposible. Walang nakakapasok na masamang loob sa subdivision na ito. Mahigpit ang security namin, ang sabi pa ng guard. Talagang natatakot na ako ng oras na yon, Papa Dudut. Bukod sa natatakot ako na baka may mangyaring masama kay Lola Mercedes, ay natatakot din ako para sa aking sarili. Ipinagkatiwala kasi ng mga amo ng nanay ko sa akin si Lola. Tapos ganun pa ang nangyari. Naisip ko na baka nga ipakulong pa nila ako, Papa Dudut. Saka mapapahiya rin si nanay sa mga amo niya dahil anak niya ako. Baka nga mawalan pa si nanay ng trabaho, malaking kawalan yon sa buong pamilya namin kapag nagkataon. Inabot na kami sa pag-ikot ng buong subdivision sa paghahanap kay Lola Mercedes. Pero hindi na namin siya talaga nakita. Maging ang record ng CCTV sa subdivision ay tinignan din namin sa oras na yon. Pero nakapagtataka na kahit anino niya ay hindi namin nakita. Makakabuti na umuwi ka na, Ining. Bukas kapag wala pa rin si Lola ay tutulungan kitang mag-report sa mga pulis, ang sabi sa akin ng guard. Pero hindi po ba pwedeng ngayon na tayo mag-report sa mga pulis? Panigurado na mayayari ako ng amo ng nanay ko kapag hindi ko nakita si Lola ngayong gabi, umiiyak kong turan. Wala pa kasing 24 hours na nawawala si Lola. Kaya hindi pa tayo pwedeng mag-report. Ipagdadasal na lang natin na ligtas siya at okay kung nasa man siya ngayon. Wika ng guard. Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang sinabi ng guard sa akin, Papa Dudut. Nanlulumo akong umuwi ng bahay ni na Lola Mercedes. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya niya na nawawala siya. Ngunit pagdating ko sa loob ng bahay ay nagulat ako nang makita ko si Lola Mercedes sa kusina na kumakain. Diyos ko, Lola, saan po ba kayo galing? Kanina ko pa kayong hinahanap. Okay lang po ba kayo? Wala po ba kayong nararamdamang masakit? Mangiyak-ngiyak kong sabi. Ano bang sinasabi mo, Lanie? Hindi ako malis at nasa kwarto lamang ako. Ikaw nga itong wala rito sa bahay. Kanina pa kitang tinatawag at nagugutom na ako pero wala ka. Kaya ako nang nagkusang kumain dito. Medyo galit na wika ni Lola Mercedes. Pero nakita po kitang lumabas ng bahay, Lola. Chinek din kita sa kwarto mo at sa buong bahay pero wala ka. Lola naman, huwag kang magbiro sa akin ng ganyan. Naguguluhan kong sambit. Ako ay matanda na para magbiro pa sa iyo. Halika na at saluhan mo na lamang ako sa pagkain. Iinom pa ako ng gamot. Kaswal na sagot ni Lola. Labis man ako nagtaka sa nangyari ay nagpasalamat na lamang ako sa Diyos na walang masamang nangyari kay Lola. At hindi pala talaga siya nawala, Papa Dudut. Ang pinagtataka ko lang ay ang sinabi niya na hindi siya lumabas ng kwarto. Sigurado kasi ako nang tingnan ko siya roon ay hindi ko siya nakita. Napaisip ako na baka pinaglalaruan na naman ako ng kakambal niya.
Hindi ko na naintindihan kung bakit yon ginagawa sa akin ang kakambal ni Lola Mercedes, gayong wala naman akong ginagawang masama. Pakiramdam ko talaga ay napaglalaruan ang aking utak, Papa Dudut. Gutom na ako ng oras na yon kaya sinaluhan ko na lamang si Lola sa pagkain. Tumawag na rin ako sa guard at sinabi ko sa kanya na nasa bahay na si Lola. Ayoko nang ikwento sa kanya ang kababalaghang nangyari dahil baka sabihin niya ay nababaliw na ako. Ang sabi ko na lamang sa guard ay nasa bahay lang pala si Lola at hindi ko ito nakita kaya inakala ko na nawawala ang matanda. Bago kami makahiga ni Lola ay nilinisan ko muna ang katawan niya. Naligo na rin ako para kahit papaano ay mahimasmasan ako sa nangyari na talagang nakakaloka. Sa ika-anim na araw ko sa White Big House ay naging okay lang ang lahat, Papa Dudut. Walang kung anong nangyari at para sa akin ay malaking bagay yon na dapat kong ipagpasalamat. Hindi ko rin inalis si Lola Mercedes sa paningin ko kasi baka maulit yung nangyari nang akala ko ay nawala siya. Alam ko sa aking sarili na mamimiss ko si Lola Mercedes sa oras na matapos na ang pagbabantay ko sa kanya, pero sa araw na mangyari yon ay tapos na rin ang takot ko na baka magparamdam na naman ang kakambal niya sa akin. Numating na ang huling araw ko sa trabaho. Bukas ay uuwi na sina nanay at ang amo niya. Umaga pa lamang ay naglilinis na ako ng bahay dahil nakakahiya kung dadatna ng may-ari ng bahay na madumi ang kanilang tahanan. Kinausap ko rin si Lola Mercedes para magpaalam na sa kanya. Lola, last day ko na po sa bahay ninyo. Bukas ay aalis na ako. Mamimiss ko po kayo, ang malungkot kong sabi sa kanya. Kung makapagsalita ka naman ay parang habang buhay na tayong hindi magkikita. Pwede kang pumunta rito anumang oras na gustuhin mo. Yun ay kung gusto mo pa akong makita, ang tura ni Lola Mercedes. Siyempre, gusto ko po kayong makita, Lola. Hayaan po ninyo at kapag libre ang oras ko ay dadalawin ko kayo dito, ang sabi ko sa kanya. Kinagabihan bago kami matulog ni Lola ay nagsasalita na naman siyang mag-isa. Naniniwala na ako na nakikita pa rin niya ang kaluluwa ng kakambal niya, Papa Dudut. Siguro ay ganun talaga kapag magkakambal. Kahit na nawala na ang isa ay hindi pa rin napuputol ang kanilang koneksyon at si Lola Mercedes at ang kakambal niya ang patunay doon. Nakahiga na ako at inaantok na pero nagsasalita pa rin si Lola. Hindi ko na napigilan na sabihin kay Lola na late na at kailangan na naming matulog. Narinig ko pa siya nagpaalam sa kausap niya na matutulog na siya. Maya-maya ay tumahimik na at ako ay hindi ko alam kung bakit nawala ang antok ko. Hindi ko na magawang makatulog ng sandaling yon ay kinilabutan ako. Mahinala ko na naroon pa rin ang kaluluwa ng kakambal ni Lola Mercedes, Papa Dudut. Lahat na yata ng pwesto sa paghiga ay ginawa ko na. Inahanap ko kasi ang posisyon sa pagtulog kung saan ako aantukin pero wala yung epekto. Dilat na dilat pa rin ang aking mga mata kahit na madaling araw na. Hanggang sa nakita ko si Lola Mercedes na tumayo sa kanyang higaan. Naglakad siya papunta sa may pinto, napatayo na rin ako at inalalayan siya. Magbaba niyo po ba kayo? Tanong ko pero hindi siya nagsalita. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at hinayaan ko si Lola Mercedes na maglakad habang nasa likuran niya ako. Nakasunod ako sa kanya, ako na rin ang nagbukas ng banyo. Pagkapasok doon ni Lola ay sinarado niya ang pinto. Nagtaka ako kasi kapag magpupunta siya sa banyo ay palagi niya akong kasama. Sinubukan kong buksan ang pinto ng CR pero nakalak na yon. Pasigaw kong sinabi kay Lola na mag-ingat siya at baka siya ay madulas. Naghintay ako sa labas ng banyo, inabot na siguro ako ng 5 minutes doon. Pero hindi pa rin lumalabas si Lola Mercedes. Nainip na ako at medyo nag-aalala. Tinatok ko ang pinto pero walang sumasagot mula sa loob. Doon ako kinabahan, Papa Dudut. Nang subukan kong buksan ang pinto ng banyo ay hindi na yon nakalak. At para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko na walang tao sa banyo. Sa takot ko ay napatakbo ako pabalik ng kwarto ni Lola Mercedes. Nakita ko doon si Lola na nakahiga at natutulog. Ibig sabihin ay hindi si Lola ang nakita kong pumasok sa banyo. Hindi ko na kayang matulog sa sahig dahil talagang tinabla na ako ng takot. Kahit nakakahiya ay tinabihan ko si Lola sa higaan niya at kulang na lang ay yakapin ko siya. Nang sumunod na araw ay dumating na sina nanay at ang kanyang mga amo.
Ibigay na nila sa akin ang sahod na kanilang pinangako at nang makita nilang ayos si Lola Mercedes ay dinagdagan pa nila yon. Labis ang pasasalamat nila sa akin dahil hindi ko raw pinabayaan si Lola. Kahit papaano ay nakahinga na ako ng maluwag. Ginamit ko ang perang kinita ko na pandagdag sa aking pag-aaral sa college. Sinabi ko rin kay nanay ang mga na-experience ko sa bahay na yon. Ano yan, wala naman siyang nararamdaman na kakaiba sa bahay. Pero alam din niya na kung minsan ay nagsasalita si Lola nang walang kausap. Iniisip na lang daw nila na yon ay dala ng katandaan nito. Naging busy na ako noon sa pag-aaral at ang pangako ko na muling dalawin si Lola Mercedes ay hindi ko na natupad. Ilang buwan bago ko matapos ang unang taon ko sa college ay pumanaw si Lola Mercedes. Labis ako nagsisi kasi hindi man lang ako nagkaroon ng time na bisitahin siya noong siya ay buhay pa. Nakapunta lang ulit ako sa bahay na yon ng gabi ng burol niya. Ganun pa man ay masaya na rin ako dahil naniniwala ako na magkasama na sila ng kanyang kakambal at doon ay hinding-hindi na sila magkakahiwalay pa. Isa pa sa labis kong ipinagpasalamat ay ang pagpapaaral sa akin ng pamilyang pinagsilbihan ni Nanay Papa Dudut. Ilang araw daw kasi bago mawala si Lola Mercedes ay sinabi nito sa anak nito na pag-aralin ako hanggang sa makatapos ako ng college. Lubos na nagmamahal, Lanie. Hindi natin alam kung saang lugar o anong oras tayo gagambalain ng kababalaghan at panganib. Kaya mas makakabuti kung tayo po ay magiging handa sa lahat ng oras at magkakaroon ng presence of mind. Mahirap mang gawin na huwag tayong pangunahan ng takot lalo na't nasa sitwasyon tayo na sinusubok ang ating tapang ay tayo rin ang matatalo sa huli kapag nagpasakop tayo sa takot. Palagi nating isipin na merong nasa itaas, hindi niya tayo pababayaan. At higit sa lahat ay huwag tayong makakalimot na tumawag sa ating Panginoon. Tunay din ang kasabihan na kung ano ang iyong tinanim ay siya rin ang iyong aanihin. Kung kabutihan ang iyong ipinakita sa iyong kapwa ay yun din ang iyong matatanggap. Palagi nating tatandaan na kahit sa simpleng pag-aalaga sa isang tao ay napakalaking bagay na yon para sa kanya. Kahit nasa kabilang buhay na siya ay hindi niya pa rin makakalimutan ang pag-aalaga at kabutihan na pinaramdam mo sa kanya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.